Kapag nag-avail kayo is mabibigyan kayo ng username kung saan pwede na kayong makapasok sa ating online review. Okay, so log in tayo. Okay, so ngayon, naito na tayo sa loob ng ating ano. So, ang ating course or online review platform. So, dito, i-click natin yung courses. Tapos, scroll down. Tapos, makikita nyo, RME Online. So, as of now, may 5% na akong natapos sa aking self-paced review. So, ibig sabihin yan, may natapos na ako ng mga iba't ibang activities. So, i-click ko lang to, itong word na RME Online review. Tapos, makakapasok na ako sa course page. So, dito sa course page, ito nyo makikita yung mga topics, no? So, una, may pretest. So, yung pretest is my check na yan. So, ibig sabihin na kapag take na ako ng pretest. So, kung i-click ko to, makikita ko yung previous na score ko. So, 1 point lang out of 50. Kasi, ano lang, nag-scroll lang ako. Minadali ko lang yung pag-take. Okay? So, yung pretest is isang attempt lang. One attempt lang kayo pwede mag-take. Okay? So, pag gusto nyo makalabas dito or bumalik sa previous page, i-click nyo lang itong RME review, ito. Click nyo lang to or yung back button ng ano nyo, ng cellphone nyo. So, ito, i-click lang natin yung RME review. So, babalik tayo doon sa page kung saan makikita natin yung mga topic. Okay? So, yung first na ano natin, module is basic electricity. So, dito nakalagay yung mga maaari nyong matutunan. Yung ating, anong tawag doon na, yung ating learning outcomes. Tapos, yung first na natin na discussion or yung first na babasahin nyo or i-review na video is the module 1. So, the man behind electricity. So, i-click nyo lang to. Tapos, sa loob niyan is may video na nag-discuss. Okay. So, naka-YouTube video yan. So, i-click nyo lang to. Okay, so pag medyo malakas-lakas yung internet, so mas mabilis itong maglo-load. So pag medyo naman maano, so medyo mabagal din siyang mag-load. So pwede nyo itong full screen if gusto nyo. Okay, so yan na natin, i-full screen natin. Okay, so full screen, yan. So naka-full screen na yan. So lalakasan natin yung volume. So, yan yung discussion. So, if gusto nyo namang mag-exit, so, click mo lang itong back button ng cellphone nyo. Okay, back. Okay. Tapos, back agad, back ulit para bumalik sa sa main menu. Ito. Tapos, pag natapos na itong, panoorin yung video na sa module 1 or basahin kung ano mang nakalagay doon, punta kayo sa practice test. Okay. So, sa practice test, doon natin masusukat kung may natutunan ba kayo sa module 1. So, as of now, so, sa bawat practice test ay may 6 na attempts. Okay. Yung iba naman is yung attempt is unlimited. Ang kinakailangan naman dito is makapasa kayo, makakuha kayo ng 80% out of the total number of items. Kunyari, kung 10 items, so dapat makakuha kayo ng 8. So, dito tayo sa re-attempt quiz. Okay? Kasi ito, nakapag-take na ako ng isa. So, at obviously, hindi ako pumasa kasi sa 10, 1 lang yung score ko. So, ito yung number of items. Ito yung score ko, 1 lang. So, dapat sana 8 yung score ko dito. So, mag-re-attempt quiz tayo. So, start attempt. So, mag-load yan. Tapos, ito yung questions. Multiple choice, tapos i-click nyo lang yung ano yung gusto yung sagot. Tapos next page. So punta naman tayo sa another question number 2. So malamang all of this. Tapos pag gusto nyo na lang matapos, kasi para sa inyo is gusto nyo lang makita kung ano yung mga questions. So punta kayo agad sa dito sa baba, finish attempt. Okay, finish attempt. Tapos ito yung lalabas. So dito nakalagay kung ano yung mga hindi nyo nasagutan at kung ano yung nasagutan nyo. So, pag sinabing answer save, so sa number 1, nakasagot kayo. Sa number 2, hindi kayo, nakasagot din kayo kasi
answer save, pero sa 3 hanggang 10 wala kayong sinagot kasi nag-direct tayo ng ano, finish attempt. So yun ang ibig sabihin niyan. Tapos punta tayo sa submit all and finish. Submit all and finish. Tapos dito niya na makikita ang inyong grado. So ibig sabihin, wala akong na sagot na tama. So 0 out of 10. Okay. So pag gusto niyo bumalik sa main menu, so ito na tayo, RMA review. Tapos mangyayari dito, mapapansin niyo yung box na to is wala pang check. So ma-check lang 'yan if nakapasa kayo sa practice test na to. At ito namang isa, itong answer key, kapag pinindot natin 'yan, hindi 'yan mag-o-open kasi mag-o-open lang to kung naipasa mo na itong practice test. So yan yung ibig sabihin ng self-paced. So step by step, kailangan mong maintindihan bawat ano, bawat step ng or bawat module bago mo makuha ang answer key. Tapos ito ring module 2, hindi mo rin yan makiklik hanggat hindi mo pa rin napasa yung practice test. At yun yung magiging sequence natin o yung sequence ng buong review. Until, so kasi itong basic electricity is one of the topics for technical subjects. Pag natapos yun na lahat ng topics sa technical subjects, ang mangyayari niyan is mayroon na kayong tinatawag nating pre-board for technical subjects. At kapag nakapasa at pagkatapos nun, pag naipasa nyo nun, saka na pupunta sa next list group of topics na para sa Philippine Electrical Code. So ganun lang kadali, self-paced. So kayo mismo yung mag-aaral, kayo, ang ano lang is yung online lang is may guide, may discussions, may examples. Lahat dito is may video na nagsosolve, dinidiscuss yung mga concepts. Tapos ang sa inyo lang is kailangan nyo lang pag-aralan ng mabuti, intindihin. At kung gusto nyo namang magtanong sa amin, so pwede nyo lang i-click to. Ito message button. Tapos i-click nyo lang kung sino yung gusto nyong i-message. Pwede din, back muna tayo. I-click nyo to, itong 3 bars na to. Tapos punta kayo sa participants. Okay. Tapos hanapin nyo yung dito na tayo sa message pala. New message. Tapos hanapin nyo yung pangalang Sensei. So yung may Sensei na pangalan. So magsi-search pa yung ano natin, system natin. Okay, so yung si Sensei Aking. Tapos mag-message kayo doon dito. Message kayo kung ano yung gusto nyong i-message. Sir, pwede magtanong. Ganyan. Tapos i-send nyo. At yun ay marireceive niya. So as of now, offline yung ano natin, yung system o yung online review administrator natin. So offline siya. Pero pag nag-online, kapag nag-reply na siya, itong part na to may lalabas dyan na 1. So ibig sabihin may yung nag-message nyo. So i-click nyo lang yan ulit. Tapos makikita nyo na yung message niya, yung reply niya. So ganun lang kadali. Okay, so may gustong mag-avail ng review na to, so online review, so pwede kayong mag-PM sa ano namin, sa FB page namin na 2D Engineering, o pwede din mag-comment kayo sa post na ito sa para maibigyan namin sa iyo yung details kung paano makapag-avail ng aming self-paced online review. Okay, so maraming salamat at magandang araw.